nakasentro ang food adventure natin ngayong araw sa pagbibida ng mga pagkaing tatak Taal, Batangas. At sa bahaging ito ng Pilipinas, meron din silang sariling version ng adobo. Sabi nga nila, lahat yata ng pamilya may sariling version ng adobo. Pero itong gagawin natin, sigurado ako kilala nyo rin. Gagawa tayo ng adobo sa luyang dilaw. Kung commercially bought yung manok ninyo o yung nabili ninyo is from groceries or palengke, definitely uunahin ko yung baboy kasi mabilis lang maluto yung manok na yon. But since native yung pinaparte ko ngayon, siya muna yung unahin ko. Alam nyo naman, maganit yan. Patatagalan bago makuha natin yung hinahabol nating consistency or lambot, ika nga. Habang sinisear natin yung ating chicken, isusunod ko na kagad yung ating panggisa. Yung magbibigay ng kulay at yung lalim ng lasa doon sa ating kakaibang adobo, yung ating luyang dilaw or turmeric. Ngayon, nahugasan ko na ito ng maigi. Gagawin ko, dudurugin ko lang or sasmash ko lang. Of course, bawang. Dahil matatagalan yung ating pagluluto dahil dun sa ating native na manok, lalakihan ko yung tipak ng ating bawang. Lagay na natin kaagad sa ating pan. Kung makikita nyo yung kulay ng ating pan, vibrant na agad. Season ko na rin siya ng salt and pepper. And ito na yung pinaka-perfect time para ihabol natin yung ating pork belly. Tapos sasabay na rin natin dun sa ating iginigisa. And of course, yung ating acid o yung ating vinegar sa ating adobo. Also, I will add in some water. Tatakpan ko. Now, I will slow cook this for about 1.5 to 2 hours. Balikan natin.